What up, mga Sorry subscribers? So ngayon ang papanoorin po natin mga update ulit sa ating Mahalima. No, siyempre isang tayo manonood, siyempre kay Miss O, siya ang ating number one na pinapanood pag halimbawa gusto natin makita ng updates regarding sa ating Mahalima. No? So ayun lang, ayoko na patagalin pa, so without further ado, let's all watch this. Fans went crazy with Pablo on his motorbike. Hey! Pablo in his motorbike is a sight to behold. Kaya it's no wonder na ano yung motor ni Pab? Sports bike siya, guys, ha? Hindi ko lang sure kung bike itim is, eh. Is it Kawasaki Ninja? Hindi eh. Hindi ko lang sure kung naglabas na ang Kawasaki ng itim, no? Pero pag usually pag itim, baka ano yan? It's either Yamaha R15. Ay, R1. Hindi ko alam. Hindi ko sure, ha? Hindi ko kasi may kita, eh. Pero baka Ducati, no? Di natin alam. So, sa mga 18 dyan, comment down below. Gusto ko talang malahan kung ano yung model and brand ng ano, motor ni Pablo. Basta sports bike to, I think, ano to, big bike to. Sure ako, big bike to. Kaya it's no wonder na yung kaha pa lang tsaka yung makina, eh. Nang makita itong Mag motorbike matapos ang kanilang Dunkin' PH event. Panoorin ito. Tiyan natin, tiyan na maigi, baka makita ko. Since I am a motorcycle enthusiast, no? Hindi ko makita, pero yung headlight niya para siyang... Hindi ko makita, eh. Yung headlight niya, yung datingan niya parang BM or Ducati, yung headlight, eh. Hindi ganyan ang headlight ng... May ganyan din sa Yamaha, ha? Pero Honda, malabong Honda yan. I think... Ano yan? It's either Ducati, BM, or Yamaha sa tatlong yon. Malabong Honda yan, yung headlight. Sobrang ano eh, sobrang curvy ng ano eh. Hindi, BM, hindi, para sa akin hindi siya BMW. I think, Kawasaki, hindi ko alam kung may ganyang headlight ang Kawasaki. Kawasaki, Yamaha yan. It's either sa dalawang yan. Kawasaki, Yamaha, at yung sinabi ko kanina, BMW, Kawasaki, Ducati. Yan. Cedar yan. Actually, Ducati pala, BMW. Ay, hindi. Magkaibang brand pala yun. Sorry. Ito. Ay, hindi. Ay, Kawasaki. Ito, Kawasaki. Kawasaki. Ito, isang niyang bike, oh. Ang Kawasaki kasi is more on green yung color ng mga motor nila. Hey, ito, retro bike, oh. O, car, ano ito, cafe racer ba? Ay, ito, Yamaha to. Yamaha XR150. Mangos. Mahilig talaga si Pablo sa mga pag-motor. Nakakaralit ako. Uy, grabe, Rafi Tulfo in action na gano'n. So, ayun, ha. Comment down below, mga 18. Sobrang interesado ako malaman kung ano yung motor namin, no? Minamaneho ni Pablo, no? So, syempre, since I am a motorcycle enthusiast, gusto ko rin malaman yung mga gantong bagay, no? Regarding sa ating pinuno, no? So, ayun. Philips Moving Closer takes the top spot in 4 different countries. Philip is definitely making waves as his Moving Closer song cover takes the number one spot in iTunes. Actually, hindi ko pa naman pakinggan yun, ha? Pakinggan natin yun sa susunod na, Saudi Arabia, Singapore, reaction video natin. UAE. Plus, it charted at number 9 in Hong Kong and Qatar, number 21 in Israel, number 41 New Zealand, wow. Number 44 Ireland, and number 88 wow. Spain. Upon the release of this song cover, it has also trended in the country at number 1 and the hashtag Philippe at number 2. Nice one. Philippe also has performed the song for the very first time in Glorieta lighting ceremony. Watch this. Gusto ko yung shape ng mukha ni Ken, no? Talagang, alam mo yun, napakalalaking lalaki talaga, as in. Para sa akin, yung facial structure ni Ken, tapos sa mano pa ng mata, almost perfect siya, as in. Para sa akin, almost perfect. Para sa akin, gustong, kahit ako kung magkaroon ako ng ganyang mukha, facial structure, yung ganyan, napaka-perfect talaga, as in. Ay, loko, ewan ko na lang kung ano magagawa ako. Like, I think, hindi ako magdadalawang isip na
lumabas na lumabas sa social media and mag-audition sa iba't ibang platforms, no? Mga big networks, no? Kinakiligan, ginawang ito ni Ken sa Moving Closer song cover niya. Mm. Yes, Ken has finally released his Moving Closer song cover for Warner's 30th. And aside from the fact that he is really tugging our heartstrings with his cool bedroom voice, ay nakakatawa cool din talaga ang pa-special thank you niya. Ken has expressed his thank yous to his SB19 brothers na inisa-isa pa talaga. Ah, talaga oh? Ganyan na sina Pablo, Josh Cullen, Stealthy Brothers na Moving Closer by Philip, guitars by Chris Palan, record events, so special thanks to Pablo, si Pinuno, no? Josh Cullen, yan, syempre si Josh, Stel, Justin, no? So talaga kasama, no? So dito may kita, ewan ko lang may sabihin si Miso, pero para sa akin dito may kita, like kunyari si Pablo, ay si, eto, si Ken gumawa, si Philip gumawa ng kanta, no? Si Pablo, si George, si Stel, si Justin, talagang tutulungan nila, no? Like, or hindi man nila tulungan sa by means na paggawa mismo ng buong kanta. Pero I think, like, kunyari, pag i-release na ni Pab, ni Ken yung kanta or ni Philip, ipaparinig niya muna sa kanila, tapos kung may comment sila, kung na-reaction nila, no? So, syempre, tulungan eh. Hindi siya into the point na pag nag-release talaga kayo ng, ano, ng kanta, talagang, sige, release ka, bahala ka, yun ang gusto mo. Yun. Parang, dito may kita talaga yung brotherhood talaga na, na walang iwanan, even though na ganyan nangyayari, wala talagang iwanan. So, solid talaga ng brotherhood ng SB19. Hindi lang talaga sila yung tipong, eto, to be honest with you, ah, may mga boy band or may mga groups ako or na kilala sa internationally and locally na magkakilala lang sila pagdating sa grupo. Pero pagdating sa labas, like, wala na. Pero pag in camera, magkakilala sila. Pero pag sa labas, wala na. Parang ang pangit ng ganun. Kasi syempre, di ba, kaya nga kayo bumuo ng grupo para maging ano kayo, yung chemistry nyo. No? So, parang ang pangit lang tingnan na hindi kayo magkaka-banding talaga. No? So, kumbaga, parang plastikan lang kayo. No? So, etong ginagawa ng SB19, para sa akin, sobrang solid nito. No? Dito may kita talaga yung, ano, yung, tawag mo talagang sa madaling salita is yung friendship talaga. As in, brotherhood. Isa-isa pa talaga niya na sina Pablo, Josh Cullen, Stel, at Justin. He also gave thanks to 1Z Entertainment and A-Team. And this is a reminder to us that no matter what Ken does, or where he goes, or kung sino man sa kanila, their ties to SB19 remain strong. Mm. Unang-una, eto ay sa kadahilan ng hindi lang sila simpleng magkagrupo, they are brothers. Yes, kumakain ako nun. Sino ba yung naabutan? May naglalakad Justin ba? Sa labas ba yung naglalakad? Tapos natakbo siya. Kinakatok ni Justin. Hindi ko alam. Justin. Hindi ko mapigilan. Nung nag-gets ko na. So, ayun o. Actually, ito mga podcast na ganito. No? So, sobrang ganda rin. Kasi may kita mo dito yung... Ano nila? Yung brotherhood nila. Yung kulitan nila. No? Biruin mo itong podcast nila, no? Correct me if I'm wrong, pero maabot ng 1 hour, no? Hindi kayo pwedeng magplastikan sa camera for 1 hour, no? Hindi. Hindi mo pwedeng gawin yun. Kahit ako, makikipag-usap ako sa isang tao, baka nga hindi ako, tapos sobrang tagal ng usapan nyo, conversation, tapos hindi ko siya ka-close ng sobra, no? Baka nga hindi kami tumagal ng 5 to 10 minutes, eh. Mga ganun lang, or baka 5 minutes, di kayo maabot, no? So, dito may kita na ano talaga, na talagang yung brotherhood nila, walang plastikan, walang halong kung ano man, no? Talaga magkakaibigan sila, kumbaga family na sila, na like, kumbaga hindi sila yung mga biological brother, no? Parang ganun na. Pero parang ganun na yung turingan talaga na. Parang, ayan, sila Stel, magkakapatid na talaga sila. Ayan, si Josh, si Ja, si Pab, at saka si Ken, no? Kaya, ayun. Para sa akin, ito, hindi yung mga peke yung moment na yung podcast na yan, no? Yung 1 hour. Siguro ginawa nila rin ito para mas makilala. Isa na yung mas para mas makilala na SB19, para mas malaman na sila kung paano sila makipagturingan sa bawat isa, and para malaman din natin kung ano yung mga... Hindi, syempre, may question and answer portion din yan, I think, di ko lang sure. Hindi, podcast yan eh. Baka ano siya, baka replay na siya or what, no? I think replay na siya, no? Baka sumasagot sila ng comments, no? Regarding sa mga comments ng mga tao, no? So, ayun lang. Yun, sa madaling salita, hindi mo pwedeng pikiin yung mga ganyang bagay, no? So, thank you sa nakaisip niyan para mas makilala natin ang mga lima. So, ilang, kung meron kasi mga kalikomment, double message nyo ka sa Facebook page ng Point of Peace at Disney Point of Peace, signing out. Peace! Peace!